gitna ng Maynila, buhay ang ating kasaysayan. Bisitahin natin ang mga makasaysayang lugar na nagbubukas sa ating nakaraan. Tara, samahan niyo kami sa isang paglalakbay sa pamanang kultural ng Pilipinas. Ang hinto natin ay Manila Cathedral, ang inang simbahan ng Pilipinas. Itinayo ito noong 1571. Ilang beses na itong naitayo dahil sa lindol at digmaan. Bawat pagkakatayo ay simbolo ng tibay at pananampalataya ng mga Pilipino. Ang ganda ng arkitekturang Romano ay hindi lamang gusaling pagsamba, kundi dito nagpapatunay sa ating kakayahan na bumangon sa anumang pagsubok. Dito naman tayo sa Casa Manila, isang bakay-museo na nagpapakita ng buhay ng mga ilustrado noong panahon ng kolonyal na Kastila. Sa loob ng Casa Manila, para kang bumalik sa 19th na siglo, ang mga bawat kwarto ay puno ng mga kasangkapan at dekorasyong pang-Espanyol na nagpapakita ng marangyang pamumuhay ng mga Pilipinong namahagi sa pamahalaang Kastila. Pero higit pa riyan, ang Casa Manila ay isang paalala kung paano umangkop at tumugon ang mga Pilipino sa mga bagong impluwensya habang pinapangalagaan ang kanilang sariling kultura. Susunod ang Pangbansang Museo ng Pilipinas, ang tagapamalaga ng mga kayamanang sining at kasaysayan ng ating bansa. Dito, ang nakaraan ay buhay na buhay. Ang mga obra tulad ng Scholarium ni Juan Luna ay nagpapakita ng ating laban para sa ating kalayaan. Habang ang mga artifact ay naglalahad ng ating masaganang pre-colonial ng kasaysayan. Dumating tayo sa Fort Santiago, isang kuta na tumagal ng isang siglo na puno ng labanan at pananakop. Ang fort na ito, ang dating sentro ng kapangyarihan ng mga Kastila, ay naging tahimik na saksi sa ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang huling destination natin, ang Quiapo Church, tahanan ng mahal na Poong Nazareno. Hindi lang ito simbahan, kundi isa ring simbolo ng pag-asa at kagalingan para sa milyong-milyong Pilipino. Tuwing Enero, milyon-milyon ang sumasama sa prosesyon, patunay sa ating matibay na pananampalataya at tibay ng loob. Ang Quiapo ay sumasalamin sa diwa ng mga Pilipino. Matitibay, may pananampalataya at tibay ng loob. Mula sa mga granding pasilyo ng Manila Cathedral hanggang sa makulay na kalye ng Quiapo, ang mga puok na ito ay hindi lang bahagi ng ating nakaraan. Sila ang buhay na puso ng ating kultura at pagkakailanlan. Ipinapaalala nito kung sino pa rin noon, sino tayo ngayon, at kung ano pa ang maaari nating maging. At sa bawat bato, bawat pintura, bawat dasal, bit-bit natin ang kwento ng ating bayan. Maging tagapangalaga tayo ng ating nakaraan at maging tagapagtayo ng kinabukasang nagbibigay parangal sa ating mayamang pamanang kultural.